mo ba kung sino ang nakita ko? Si Fabiola? Hindi. Si Maria Mercedes. Totoo ba yan? Saan? Sa kalsada. Naglilinis ng bintana ng kotse. Kumusta, Rosario? Ayos lang. Anong nangyari? Bakit? Hindi ba dapat nasa trabaho ka ngayon? Napuno na ako. Hindi na talaga ako magtatrabaho sa opisinang yun. Sabi ko na nga ba, nababaliw na talaga ang babaeng yun. Hindi sa ganun, Mama. Maaaring medyo naguguluhan lang siya. Pero alam kong may dahilan ang lahat ng ginagawa niya. Hindi ko siya makumbinsin na ipawalang bisa ang nilagdaan niyang dokumento tungkol sa paglipat ng kayamanan. Kaya sa abogado na ako lalapit para mapawalang bisa ito. Bakit hindi mo lalang kasi pabayaan? Pero hindi ko gusto ang pera mo. Sa ngayon, hindi mo to gusto. Hindi sa ngayon o kahit kailan. At kung ayaw na rin niya ng kayamanang yon, anong gagawin mo? Napakabuti ni Maria Mercedes. At totoo ang pagiging inosente at kabutihang ipinapakita niya sa lahat ng bagay. Mahal niya talaga ako at hindi siya interesado sa pera. Mali ka, hindi ito dahil sa wala siyang interes. Ang totoo, ipokrita siya. Hindi, Mama. Nagkakamali ka riyan. Si Mercedes ay puno ng kabutihan at kailangan ko siyang protektahan. Pero bakit ka naman umalis sa trabaho mo? Dahil talagang pinag-iinitan ako ng bruhang kari na yun. Sinabi ko na sa'yo. Nagagalit siya sa akin kasi ako sinama ni Sir Sebastian sa Ixtapa. Ay, hindi na bale. Huwag ka na mag-alala, Rosario. May karanasan ka naman na para makahanap ng trabaho sa ibang kumpanya. Mula nung araw na nagpunta ka sa opisina para mag-iskandalo, biglang sumama ang tingin ng lahat sa akin. Sinisanti ako ni Sir Rodolfo kaya napunta ako kay Karina. Pinag-iinita naman ako. Hindi ko hinayaan na sisantihin niya ako, kaya ako na mismong umalis. Teka, kung gano'n, nag-resign ka na? Oo, dahil nagsasawa na ako. Dahil sumusobra na yung kari na yun. Anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo nga. Sa akin niya pinagagawa ang lahat ng mga sulat. Tapos inuutusan niya ako na ilagay ang initial niya sa ibaba para isipin ni Sir Sebastian na siya gumawa ng mga yun. Ano? Ang ginawa niya talaga yun sa'yo? Kung gano'n, humanda siya sa akin, Rosario. Magpapalit lang ako. Anong gagawin mo, Mechi? Kakausapin ko si Mr. Sebastian at sasabihin ko sa kanya lahat ng nangyari. Hindi ako makapaniwalang gusto mo siyang manatili na lang doon sa kanila. Alam mo, mas mabuting dito na lang siya. Hindi. Hindi siya babalik dito. Iniisip ni Mercedes na may nakatirang patay dito. May multo. At may lalaking halimaw raw. Baka nga mas lalo siyang mabaliw, Mama. Nakikita niya mga yun. At ako naririnig ko sila. Kaluluwa ni Santiago. Ikaw ang naglagay ng mga ideyang yun sa ulo ni Maria Mercedes. Sinasabi ko na sa iyo na... Tama na yan, ano ba? Ang pinanggalingan ng babaeng yun ang paliwanag sa lahat. Ang totoo, mas kampante ako at panatag sa lagay ni Maria Mercedes. Ako sa mga gastusin at si Candy ang mag-aalaga. At isisilang ang anak namin na malakas at malusog na sanggol. Ano naman ang sasabihin mo kay Sir Sebastian? Sasabihin ko na pilitan ka mag-resign sa trabaho dahil sa kari na yun. Huwag, Mechi, huwag na lang. O bakit, hindi ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Nagsimula ang lahat dahil sa'yo? Hindi naman ako ang may kasalanan. Ikaw ang nanood ng sine kasama ang maliligaw mo. Dahil ginusto ko yun. At sinabi ko na sa'yo na hindi mo ako pwedeng manduhan. Ayaw, tama na. Huwag ako ang pagbalingan mo, pwede ba? Alam mo, huwag kang mag-alala. Ayusin namin ito ni Mr. Sebastian. Sinabi na nga huwag kang pumunta. Ipapahiya mo lang ako sa lahat ng nandun. Ipapahiya kita? Bakit naman? Alam ng lahat na nababaliw ka na. Mali ka, hindi ako nababaliw, Rosario. Pero dinala ka sa mental, hindi ba? Mas mabuti pang dito ka na lang. Kasi kahit saan ka magpunta, laging may gulo. Rosario, kapatid ko, paano mo nasasabi sa akin yan? Hindi ba totoo naman? Ma Magnolia, tama na. Hindi pwede, Yaya Cruz. Hindi na ako matutulungan ni Mechi dahil wala na siyang pera. Ay, Yaya Cruz, kailangan ko pa rin iligtas si Guillermo. Ay, Ma'am. Sabi na ako sa driver. Bakit hindi mo sinusuot yung iba mong mga alahas? Kung hindi mo isusuot yan ngayong habang bata ka pa, kailan pa?
Hindi naman sa hindi ko sila sinusuot. Wala lang kasi sa tamang lugar at pagkakataon. Pero alam ko mahilig ka sa mga alahas, hindi ba? Ay, nagbabago rin ang hilig ng tao. Ang laki ng ipinagbago mo. Ngayon madalas ka malungkot at nag-aalala. Ay, syempre hindi yan totoo. Hindi mo na rin sinusuot yung iba mong relo. Itinabi ko muna. Palitan mo yung relo mo. Ay, nagmamadali ako. Gusto ko yung mamahalin mong relo, Magnolia. Pasensya na, pero mahuhuli na ako. Nakakapagtaka talaga. Magandang hapon, sir. Saan nilalagay ni Magnolia ang mga alahas niya? Ikaw? Oo. Gusto ko makausap si Mr. Sebastian ngayon din. Tawagin mo na. Wala rito si Sir Sebastian. Ah, ganun ba? Di maghihintay na lang ako rito. Sa tingin ko, hindi siya darating ngayon. Sa tingin ko, darating siya. Kagagaling lang niya sa isang trip. Siguradong pagod siya. Sinabi nang hihintayin ko siya rito. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Bahala ka. Sige, maghintay ka riyan. Sige, kung ganun, maghihintay ako rito. Pwede bang pakiabot yung magazine kung saan lumabas ang prinsipe? Tinatanong kita tungkol sa mga alas na Magnolia, Yaya Cruz. Wala ba sa lalagyan niya? Wala dun. Siguro nandun lang sa aparado. Wala rin dun. Kung ganun, hindi ko po alam, sir. Wala talaga akong alam. Nagkasundo na rin tayo kung anong gagawin natin tungkol kay Mercedes at sa pinirmahan niya mga papeles. Yung proyekto ng mga gusali na ipinasa ko at tumanggap ng parangal ay may papatayo na sa Mexico. Yun ang sabi ni Mystica dahil may makapangyarihan siyang asawa sa industriya. Edith, kung ganun pala, mabuti para sa'yo. Gusto kong makita mismo na may patayo ang proyektong ginawa ko. Hindi talaga nag-aksaya ng pagkakataon itong si Mystica. Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi ko siya pwedeng mahalin kahit na gustuhin ko pa. Maria Mercedes.